2, 1, go. Tabi tabi po, Nuno. What's up, Nuno? Mga Nuno. What's up, guys? We're back. Masyado kaming na-hype sa episode 2. So, tutuloy na namin. Nunod kami na episode 3. Okay, so, yun. Mga dami nangyari ng episode 2. Medyo na-hype kami. So, gusto namin panoorin ng nangyari next. Ay, segue lang. May nag-comment pala sa isang video natin. Na? Sa episode 1 daw pala, sa manga, at least, or sa comics, meron daw shoutout doon. Ay, shoutout. May easter egg daw for Darna and someone else. Nakita mo ba yun? Meron daw ko sa comics daw, may constellation daw na ata na para nag-represent kay Darna. So, buhay sila lahat ng mga superhero dito. Easter egg lang, easter egg. Speaking of, may reaction tayo. Speaking of, may reaction kami ni Darna. Panorin niyo yun. Kalaban niya doon si Domenico Lipolico. Sa bangkay, lulu. Okay. Okay, guys. Okay, ihanda niyo na ang mga chocolate niyo. Episode 3. 3, 2, 1, let's go! Yan, dog tag yan, no? Diba? Tama ba? Oo. Uy! Oh! Si Crispin Chasin! Ang opisyal na namumuno sa skeleton crew. Kailangan ng Sigbin ang tulong. Sigbin pala sila? Anong Sigbin? Sigbin is like... Ang understanding ko ng Sigbin, dapat maliliit lang yun eh. Tapos parang like, maliliit sila na parang nga silang aso or para silang, mukha actually silang chihuahua. So hindi sila humanoid, ano sila? Hindi sila humanoid, maliit na parang aso na parang mabilis, well, kumakain ng mga tao. Pero hindi si, yung sa kanila, interpretation dito, ang Sigbin parang werewolf. Hindi na mga tao sa kanilang kalupitan at kasamaan. Hinintay ni Talagusaw ang kanyang tunay na mga mandirigma na lumitaw. Naku, ito ba yung tungkol sa machine at saka sa pagong? Hindi. Oh, anak nga niya. Tungkol ito sa pagkikita namin ng inyong ama. So, ano sila? Demigod? Oh, sila ni, ano, ni Basili at Crispin. Natagpuan niya. Oh! Baka matay sila lahat. Baka matay sila. Ah, yun yung mga sundalo niya. Oo. Oh, kinokontrol siya niya. Kinokontrol niya. Oh. Ah! Oh. Ah! Kasapi sa niya. Oh! Ah! Ah! Buti na lang black and white. Ganun ba pag adjust ka? Kung mahangin nilang bigla sa buhok. Oo nga eh. May hangin sa buhok mo kahit wala naman tayo. Aray! Huh? Mag-barrel siya, so na-expect niya talaga may mangyayari sa kanya. Yun nga eh. Ano, doktor ba siya? Yun nga yung gusto mo malaman, baka... Aray! Ah! Parang na-scrape yung likod niya sa ilalim ng kulo. Aray! Sakit. Grabe tong episode na to. Simula pa lang parang... Brutal na yun. Dami na nangyayari. Uy! Uy! Oo nga, may kapangyari yan. Kanino ng panginain? Magpakita ka. Dude! Pwede namang mag-text na lang, di ba? Magandang gabi, Joker. Joker? Yes! Level up na yung mega tigpala ko! Iba pang impormasyon makita mo. Sure lang, bangungot na tumamay yan. Gusto ka nang matutulog. Bangungotin ka pa. Inimulto nga namatay sa episode niya. Hey! Talagang ano niya eh. Ano siya? Papabang siya. Papakulong. Badass. Kailangan ka namin. Hank, bantayan mo si Miss Aurora. Siyempre. Siyempre. Fanboy siya eh. Fan mo ko. Hindi yung baliw na stalker na pan, ha? Regular pan lang. Regular pan lang. Regular. Dito ka lang, dito ka lang. Protektahan kita. Ami, tiyanak! Easy ka lang, Hank. Sino yun? Agamulak? Agamulak. Natatakot na talaga ako. Paano kung puntahan ako rito ng halimaw? Sige, dito ko lang muna. Iwan niya. Iyo ako mawawala. Paano pagpuntahan ako dito ng halimaw? Sige, dito ka lang.
Nakita mo na siya, di ba? Hindi yun ang nangyayari rito. Hindi ko pa nakikita mismo, pero malalaman mo ang kadalasan na rin kapag tumingin ka ron sa mga sinuwan. Mahilig yung gumawa ng pugat bago lumabas at manugis. Naalis na ako bago pa ako makita ng stage duende at sabihin niyang nangyayari ako. Sinuno yung Google ng lahat ng kailangan malaman. Sinuno nga yung ano, the number one. Yun ang Google, secret. Google under earth. Kung titignan mo yung episode 1 to 3, nasolve siya dahil sa chismis. Super. Sa chismis ni Nuno. Yung secret tayo pa ng mga Pilipino. Chismis. Hank, ginagawa mo, Hank. Hank, feeling ko hindi ka equipped para dito, Hank. Wala kang kapangyarihan, boy. Sayang yung shotgun mo. Man, baka magaling pala si Hank eh. Gulat tayo. Yun pala yung sobrang skill niya. Kaya John siya, Wick pala siya. Actually, di pa nga natin alam ba't siya parte ng grupo eh, di ba? Para siyang like advisor-ish assistant pero malay natin may hidden ano. Ayan na. Oh, baril na. Bala, boy. Oh, bagal mo eh. Inantay mo umiikot yung ulo. Umiikot yung ulo. Parang sino? Ah, sino yan? Baka anak nga niya. Kaya pupunta niya anak niya. Pero alam ko na kung anong gusto niya. Sacrifice. Oh my gosh. Uy. Ah. Oh. Nakita mo nang di siya mukhang totoong tao. Or, bakit mo siya okay? Okay. Baka naman pet. Magiging okay lahat pag hindi, men, patay na siya eh. Ay. Oh, ay no. Nag-relax siya. Oh, wow. Parang patay na matay na anak niya, parang ganyan. Wala ka pa rin kwenta. Tayo ko na, mabuhay ka sa mundo. GG ka, girl. Wala kang kapangyarihan na gawin yun. Tama! Oh, nawa ako bigla din sa akin. Kanina nahawakan siya. Parang maganda naman. Biruin yun, sabi ng critics, hindi raw ko believable nung huli kong movie. So, sino nga ba ang totoong halimaw sa kanilang dalawa? Pare. Sino yung tunay na halimaw sa kanila? Damn. Wala akong pasensya sa mga sinwal. Huwag niyo na uli akong sasalimin. Kailangan mo munang malaman na may nabubuong ulos. Actually, si Trese parang may sinungaling din sa mga kakampi mong handa ang traitor. Unti-unti niya nang kinakalaban lahat ng leader ng lahat ng kansira. Nasira nga niya yung ano eh. Ito na, kinalaban ito. Yung tikbalang, yung ano, lahat kinakalaban niya eh. San Telmo! San Telmo nga sa cellphone eh. San Telmo, please clean up. San Telmo up. Siri niya. San Telmo, please take the baby away. Love trip na ko yung San Telmo kinakausap yun, tapos mali din yung interpretation ng ano niya. Iba yung San Telmo, please take the baby away. Tapos pinatay, okay. Psh, ganun. Okay, I'm gonna order take away. Okay. Episode 3, once again. One of the more gory episodes. So, pero yun nga, tuloy na sinabi ko, I think yung pinaka-take away ko lang is right now, it's either si Trese yung parang dahan-dahan niyang kinakalaban lahat ng mga angkan kasi ano, or yung mga angkan dahan-dahan silang like, nagiging hindi na sila sumusunod sa mga patakaran and stuff. Pero ayun, yung si Team Tikbalang actually di niya kinalaban eh, parang naging kampi pa nga niya eh. Kasi yeah, binalik niya yung anak. Yeah. Pero yun. Pero basically nagugulo niya yung ano eh. Nagugulo niya yung balance. Yung order o ng whatever. Kasi nga sila din naman yung gumugulo. Tapos siya binabalik niya. So, kaya nagkaabanggaan sila. Loki getting more exciting. Mas ang galing na may bago na namang character na pinakilala. And si Basilio at Crispin. Di pa natin alam parang sila makataas, di ba? Di pa pinakita. Di pa pinakita. Ito na ata yun. Next episode. Ah! Okay. Anyways. Sa next episode, malalaman na natin ano na nga ba nangyari kay Basilio at Crispin. Pero basically, alam na namin na demigod nga sila. Nang
God ng digmaan. Si talagbusaw. Basta yun. Galing. Galing ng conceptualization ng lahat. Trese. Parang sinuno ang tunay na bida. Sinuno ang tunay na savior. Siya talaga yung tunay na protector ng lahat. Alam niya na agad lahat ng nangyayari talaga. Number one stop shop. Google under earth. Yes, sir. Anyways. So yun na yun, guys. Trese, episode 3. Okay, nakalimutan namin sa last, pero share niyo to sa lahat ng gustong manood ng horror crime, gustong makatuto about... So mag-support local. Support local. Manood, mahilig sa anime. Galing ng Trese daw talaga. Anyways. And actually, kung mahilig ka lang sa art, parang pag pinost mo, ang gaganda rin mismo nung... Yeah, yung mga skyline ng Manila. Ang ganda. Lahat talaga. Anyways. Galing. Anyways. Episode 3 in the books. Yeah. See you in the next one. Bye!